Hello, magandang araw mga kababayan ko. Nilalaban ko lang po yung mask ko. Itong mask na to, ito gamit ko dati nung nag-start pa ako sa Bungo TV. Kaya nga dito nag-start yung ano eh, yung name ng channel ko eh sa Bungo TV. Di ba? Ang original nito may glass pa to dito, inalis ko na yung glass. Tapos dito may screen. Inalis ko na yung screen para press ko suotin. Pinalitan ko to kasi muffled yung boses ko dito eh. Hindi klaro, unlike yung sa may Rey Mysterio mask, 'di ba? Nakita ibibig ko klaro yung boses ko pag nagsalita ako. Anyway, mga kababayan ko, ang pag-uusapan natin dito yung kahayupan ng Team Linyo. 'Di ba? Kahayupan ng Team Linyo. Itong video na to ay in-upload sa channel ni Baby Bosamar. Yan ano? Pero sangkot din si 88 dito dahil picture din ni 88 yun nandun. Yung nakaganyan, no? Akala mo naman. Di ba? Ito, channel ni 88 to. Ah, ni Baby Boss Summer. Pero ang tag nito, Ghost Hunter 88 Shadow, yung tag. So, team talaga sila dito sa channel na to. Parang nagiging secondary channel to ni 88 eh. Then, kahapon, nag-upload ng video to mga to. Maraming, uy, wait lang ha. 248 views 11 hours ago. Surprise daw sabi ni Kapitan. Uy, may surprise galing kay Kapitan. Ah, ka-vibes pala nila si Kapitan Gablines. Si Kapitan Gablines pa rin ba yung ano? Alam nyo dati, yung kontrobersya yan dati. Kinontak namin yan si Kapitan Gablines dun sa New Corellia. Ang alam mo sinasabi sa amin ni Cap Gablines, iwas ng iwas yan eh. Yung kapitan nila 88, iwas ng iwas yan. Gusto naming interviewin, ayaw magpa-interview sa amin. Tapos ang kinalat ni Baby Bosamar, ginagapang daw namin ng palihim yung kapitan. Paano namin gagapangin ng palihim? Eh gusto nga namin magsalita sa publiko. Diba? Pinapalabas na pati daw si Kapitan, sabi ganon, akala nyo kakampihan kayo ni Kapitan? Diba? So, ibig sabihin kakampi nyo si Kapitan? Ano ba yan? Ano ba nangyayari dyan sa lugar nyo na yan? Pati pala si Kapitan, ano yun? Kaya pala nung tinatanong namin si Kapitan, hindi makasagot sa amin. Si Kapitan Gablines ng ano nyo, pero may conversation kami ni Kapitan Gablines tungkol sa inyo. Bigyan nyo ako ng permiso, paalam nyo kay Kapitan Gablines na pwede ko ilabas yung conversation namin. Ilalabas ko dito. Or pag nagkaharap-harap tayo, alam ko naman, di naman tayo magkaharap-harap, ano? Basta bala ko yun. Isa sa mga naipon kong bala sa inyo. Anyway, ang main na pag-uusapan natin dito kasi, itong channel ni Baby Bosamar na to, nag-upload to ng katarantaduhan kahapon. Nung yung ang title ay, titingnan ko nga. Ang title, Chanak Actual Nag-Anyong Pusa. So, ang pinapalabas sila doon sa video, Chanak daw yon na actual na nag-anyong pusa. So doon sa video, na-curious ako. Nung pinanood ko min, may pusa silang ano doon. Parang tinotorture doon. Iyak nang iyak yung pusa eh. Diba? Although na, hindi ko alam nandun ba si 88 doon sa video. Or ano, kasi parang si Bro Ramil yung ano eh, yung nagbablog eh. Alam niyo yung pag sila ay busy, meron silang mga apprentice dyan na vlogger, sila Bro Ramil, si Dodong, 'di ba? Yun na sinusubo nila dito sa video na 'to, kaya nag-upload sila ng ano, pero hindi naman sila lusot dito kasi sa channel nila in-upload eh. Matitrace naman 'yan kung sino yung ano eh, yung lalabag sa Animal Welfare Act, 'di ba? Kahit saan tayo makapunta, mga animal kayo, walang tiyanak na pwedeng iharap kayo sa ano, sa husgado. Hindi ko sinasabing walang tiyanak mismo ha. Pero wala kayong maiaharap na tiyanak pagka nagharap tayo sa husgado. Dahil itong ginagawa niya panluloko sa kapwa to, obviously.
Ngayon, tatanungin niyo ako, totoo ba may tiyanak? Hindi ko alam. Diba? Pero I'm so sure, dito sa video na to, manluloko tong mga to. Gusto niyo i-prove na manluloko ko yung mga yan? Paharapin niyo sa akin yan. Isasampal ko sa pagmumuka nila, baby boss, at nila 88 yung panlulokong ginagawa nila sa tao. Marami akong bala sa dalawang yan. Maniwala kayo sa akin. Ito, isa sa ito sa panluloko nila. No, maraming nauuto dito eh. May mga nag-complain dun sa video, dun sa comment section. May mga bugok na ano na follower sila, 88, na ang sabing ganun, hindi nyo kasi alam ang totoong paranormal. So, ina-assume nila na totoo to. Inuuto lang kayo ng mga yan eh. Diba? Ultimo nga yung aswang nyo. Diba? May nagpalabas sa akin na ano eh. May nagpalabas sa akin ng... Ay, di. Oo, dati noon, nung, siguro last year ba? Last year, nag-likom kami ng 20,000 reward kung sino makakapagturo kay Linyo. Diba? Ngayon, may mga kumontak sa amin, may mga nag-tip kung sino si Linyo. Kaya lang, hindi namin pwedeng ibigay yung price. Kasi gusto namin solid yung evidence. Yung halimbawa, binidyohan yung kung sino yung nagpapanggap habang nagboboses ng Linyo. Diba? So far, wala naman nag-claim. Eh, recently lang, ako, safekeeping ko yun, bala ko yun, ano? May lumapit sa amin na aswang daw niyan. Na 88. Isa siya sa nagpapanggap na aswang ni 88. Diba? Hindi ko muna sasabihin kung sino yon. Hindi ko sasabihin kung sino yung aswang daw ni 88. Tinatanong ako kung available pa daw yung 20,000. Sabi kong ganon. Sige, titingnan ko. Pero dapat ang evidence solid ha. Dapat sa harap ng camera mo pabobosesin yung ano. Kasi kapatid niya daw yun eh. O, 88 ha, sinasabi ko sa inyo. May kumontak sa akin, kayo na ang bahala dyan. Diba? May kumontak sa akin, may screenshot ako nun, men. Alam ko, kilala nyo kung sino yun. Kilala nyo kung sino yun. At confirm ko na taga sa inyo, dahil isa sa mga admin nyo yun eh. Isa sa, hindi pala admin, sa mod nyo. Isa sa mod nyo, kumontak sa akin. Sabi niya, aswang nyo daw siya. May screenshot ako nun, ano? May screenshot ako nun. Tapos ang sabi niya, kapatid niya daw si Linyo. Sabi niya ha, sabi niya. Itong nagsabi sa akin ay, ano nyo, mod nyo dyan. Naka-jacket sa ano nyo, sa tuwing livestream nyo, naka-jacket to sa inyo. Kinontak niya ako sa FB. Then, itong bandang huli, inaaway niya na ako na tigilan na daw kita. Siguro, hindi na na-perso yung ano, no? Kasi hinihingan ko na evidence na ano eh. Na yung tungkol doon sa interesado uli siya. Binuhay, siguro nangangailangan na naman ng pera, ano? Binuhay niya yung ano, yung 20,000 kung available pa. Sabi kong ganun, kakausapin ko muna. Ang ginawa nito, nitong mod nyo na to, in-unsent niya lahat, eh, hindi niya alam na screenshot ko. Nung sinabi niyang na screenshot ko, sinabi niya sa akin, biglang na-hack daw yung ano niya, yung FB niya. Halatang halata yung palusot na itong admin nyo na to. Di ba? Hindi ko sasabihin kung sino tong admin nyo na to. Baka mamaya. Pero alam, siguro mahuhulaan nyo to. Dahil sabi niya, kapatid niya daw si Linyo eh. Sabi niya ha? Ewan ko, baka niloloko lang ako, di ba? Kasi nitong bandang huli, binabawi-bawi niya na eh. Sinasabi niya, nahack daw yung ano niya eh. Nahack daw yung FB niya eh. Ito ha, mga kababayan ko, ano, para sa akin, kapag nahack yung ano, yung FB niyo, isipin niyo muna, ano naman ang purpose nung mag-hack sa FB mo? Sino ka ba para i-hack ang FB mo? Kasi yung mga ano, kahit yung mga walang kwentang tao, yan ang yung dahilan eh. Nahack ang FB.
Yun ang sinasabi niya sa akin, na-hack daw yung FB niya. Di ba naman bobo? Ikaw naman kasi, inaaway mo, inaaway kasi ako nito eh. Itong kumanta sa akin na moderator nyo, inaaway ako nito. Ba't mo nga awayan, umamin ka sa akin, isa ka sa aswang. Tapos biglang binabawi niya, joke lang daw. Then inansent niya lahat. Inansent niya lahat. Naging interesado siya doon sa 20,000. Kapatid niya daw si Linyo. Diba? Isasampal ko sa pagmumukha niya yan. Kapag ka nagharap-harap tayo, maniwala kayo sa akin. Diba? Now, punta tayo dito sa ano. So, doon palang confirm na hindi totoo si Linyo. May evidence ako doon. Kaya lang, inansent niya eh. Ang problema, na-screenshot ko eh. Ay, Diyos ko. 88. Nang dahil sa pera, nagpo-fall apart kayo lahat. Tapos ito pa, ano? Yung video na yun, in-upload, di ba, ang title channel actual na nag-anyong pusa. Pinanood ko talaga, hindi ko kinaya. Kasi ako, meron akong alaga mga pusa eh. Ay, sorry. Ayan eh. 30 cats ang alaga ko. Di ba? Kasi maawain ako sa ganyan, man, eh. Pag may umiiyak sa daan, hindi pwedeng hindi ko iuwi. Dahil kawawa naman. Kaya nga pag may nakikita ako mga box, hindi ko na tinitingnan eh. Baka mamaya, ano eh. Kahit ako wala akong makain, basta yung mga pusa ko may makain, ganun ako magmahal sa pusa. Diba? Yung mga animal lover dyan, may intindihan nyo ako. Tapos itong mga to, para pagkakitaan, to torturein nyo yung, ano, yung pusa. Dawit kayo dito, men. Although na dito sa clip na nakuha ako, parang wala naman yata si 88 dito. Nakikita lang dito yata si, correct me if I'm wrong, ano, si Bro Ramil. Pero ang importante dito, men, ano, sa channel ni Baby Boss Summer na kuha. Diba? Sa channel ni Baby Boss Summer na ngayon, deleted na. Pati yung pag, ano, ng, ano, ng video, inano ko yan eh. Pinablish ko sa ano yan eh. May evidence ako na na-generate yung link eh galing sa inyo. So, ito yung video na shinare ko. Sabi ko nga, animal cruelty yan, hindi na kayo naawa sa pusa, takot na takot na. So pag kinlik mo to, video unavailable na. Ni-remove na nung uploader, deleted na yung video. Pero malas nyo, men, may nakapag-screenshot nung ginawa nyo. Papakita ko sa inyo ha. Ganito yung kahayupan na ginawa ng Team Linyo doon sa pusa. Tapos pagtatanggol nyo to, ipagtatanggol nyo to, tong mga idol nyo na hindi nyo kasi alam ang ano, ang paranormal. Diba? Papaniwala kayo sa mga ganyan. Ito, panoorin nyo to ha, nung ginawa na ito. Oh, may bote ng alcohol doon, no? Hindi ko alam kung alcohol ba laman ito. Kasi pinapalabas silang holy water yan eh. Si 88 nga, dala-dala din yung bote ng alcohol na yan eh. Na holy water daw. So just imagine, yung pusa, di ba, most of them takot sa tubig, tapos wisik-wisikan mo, tapos nasa gubat pa kayo. Ba't nyo dinala yung pusa sa gubat, men? Ano ba? Ayun oh, kawawa yung pusa dun sa, ano, iyak ng iyak. Ito makatarantaduhan ng Team Linyo. Takot na takot yung pusa doon, oh. Tungo, tama na ka din. Ito doon. Basta maganda, ano. Hindi ka na makalaban. Patay ka na. Mga hayop talaga itong mga to eh. Nahuli na namin sa lakas. Hindi na nakagulo ng tao dito. Ito ha, nahuli nyo na yan, eh bakit hindi nyo maipakita ngayon? Nahuli nyo na eh, di ba? O ngayon, paano nyo ipapaliwanag na tiyanak yan, yung pusa na yan? Nahuli nyo? Nahuli doon. Nahuli doon, hindi nyo nakatuloy.
Wala na namin 2 pairs na. Hindi na ito makastapas. Salamat talaga sa ating sabang itin. Tumulungan ito. Talagang mga... Mga pinagagagawa na ito. Tinan mo yung ginagawa niya dun, oh. Sinukuan guys, eh? Tingnan niyo guys, eh? Ang ginagawa niyo sa pusa, men? Ang sarili. Halatang tinalik niyo yung pusa dyan, eh. Ano ba itong ginagawa niyo? Hindi pa, para ba sa pera yan? Obviously, para sa pera to eh. Para may mai-upload kayo eh. O doon tayo sa argumento, totoo ba yan o hindi? Kung totoo yan, bakit nyo naman dinilit? Na supposed to be dapat, ano yan eh, sasagutin nyo yung mga critic dyan sa video nyo eh. Kung totoo naman talaga yan, ano? Eh, kung totoo naman talaga yung tiyanak yan at tayo ay inaano lang, bakit nyo i-delete yung video? Kasi, kaya pagka nagpanggap na pusa ano yung tiyanak para ilin lang tayo. Usually ganyan yung magiging reason eh. O kung gano'n, eh bakit dinilit niyo yung video? Ba't natakot kayo? Na ilagay lang sa YouTube. Takot kayo, no? Pero malas nyo, may screenshot ako eh. Sa ginawa nyo eh. Ano ba? Ano ba yung ginagawa nyo na yan? Ano yan? Para kumita? For, katulad na sinasabi ni Baby Boss Summer, para content lang? Tandaan nyo ha, yung content nyo na yan, men, hindi nyo naman sinasabi na for entertainment yung content nyo eh. Sinasabi nyo kasi totoo yan eh. Alam niyo naman sa sarili niyo kung totoo yan o hindi. Dito na yung sinasabi ko sa inyo, no? Yung mga bobo na nagsasabi na alam na namin scripted yan, alam na namin scripted yan. O, eh bakit nabebentahan ng gamot sa diabetes yung mga nanonood sa kanila kung alam niyo scripted? Ang labo, di ba? Kayo mga bobo tanga-tanga na sumusuporta dito na umaaway sa akin. Lalo na ito ha. May nag-comment kay Sir Ed Kaluwag eh. Papakita ko sa inyo yung kabobohan ano. Saan na ba yun? Ito. Ito, comment ito sa ano, sa video ni Sir Ed Kaluwag. Ito yung bobong Aileen Narciso na to. Ang sabi niya, pasintabi kay Sir Ed, busit alias bungo na to, bastos, walang galang sa kapwa, mahilig manira para makakuha ng followers. Bungo, binabastos mo si Ghost Hunter 88. Bakit, anong problema mo sa kanya? Dahil ba nakakausap niya? Duwende. At nagbibigay pa ng babala kung napanood mo ang vlog ni Ghost Hunter 88. Wala na siyang binastos. Taha! The moment na inuuto kayo nyan sa mga bagay na hindi totoo, mas malupit pa sa binabastos yan. Diba? Ako nga, halimbawa, harap-harapan kitang murahin. At least, alam mo na minura kita ng harap-harapan eh. Pero kayo mga inuulol kayo ng palihim, diba? Hindi nyo ba nare-realize na mas ginagawa kayong tanga doon? Ikaw, murahin kita ng harap-harapan. Makakalaban ka sa akin ng harap-harapan eh. Eh kayo mga inuulol. Tinan mo ang katarantaduhan nito, mga follower nito, no? Wala siyang binastos o siniraan na tao. Inggit ka kasi may kaibigan siyang elemento. At tinutulungan niya ang mga aswang na hinawaan. Nagsalita nga sa akin yung isang aswang. Nahinawaan na kipaghabulan sa bundok gubat na mas pataas pa sa kanya ang damo. Nanira ng mga punso para yung mga duwende na magkukulam, masama ibalik sa kabutihan.
So tinutulungan niya mga duwende. Ito yung naiintindihan ko, hindi ko naiintindihan, no. May mga scene nga naman na nagbabasag ng punso si 88 dahil mga masasamang duwende. Bakit hindi siya parusahan ng mga yon? Ng mga duwende. Hindi ko nagigits, no. Pinapanood ko lahat ng vlog niya. Sa dami at tagal ko na nanonood ng mga Ghost Hunter, siya na lang ang pinaniniwalaan ko na hindi gawa-gawa. Para lang kumita at maganda. Hindi siya humingi ng pera. Ito ano ha? Ito, ma'am. Ito ha? Hindi gawa-gawa, para lang kumita daw. O, ganito. May kaibigan kang duwende, ina-upload mo sa YouTube. Yung pag-upload mo sa YouTube, ano yung purpose nun? Okay lang sana kung may advocacy siya, katulad ko. Ako, kaya ako nag-YouTube, just in case may makapanood sa akin, may information kayo malalaman. Si 88, pag in-upload niya yung duwende niya, ano yung maihahatid sa inyo nun? Para mautok kayo. At panoorin niyo siya ng panoorin. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi naman talaga masama gumawa ng fake videos . As long as na pinapaalam mo sa mga audience mo na hindi totoo yung ginagawa mo. Yun ay for entertainment lamang. Ang problema, Diyos ko naman. Tinan mo ha, sabi niya ganon, ngayon may bago po siyang tinutulungan, di lang aswang tsana, kaluluwa pa. Ang kapal na mukha mo na kay Sir Ed mo sabihin yan. Ikaw, wala kang ibang ginawa, nakaupo at manira na kumita kasi ang gusto mong trabaho, manira. Ito ha, sinisiraan ko pala bakit hindi nila sagutin punto por punto yung sinasabi ko. Diba? Naninira pala ako . Bakit hindi nila sagutin punto por punto yung sinasabi ko? Dati sila makaharap. Baka ikaw, Ma'am Aileen, may sabihin ako sa'yo na napaninira sa'yo, baka sugurin mo ako. Kahit sino sa atin, ako, sabihin nyo na pokpok ang nanay ko, susugurin ko kayo. Hayayayain ko kayo ng harapan na anong ebidensya mo na pokpok ang nanay ko. Diba? Siniraan nyo ako nun . Diba? Kahit sino sa atin. Ikaw, Ma'am Aileen, sabihin ko na magnanakaw ka. Na wala ako ebidensya. Anong gagawin mo? Baka sugurin mo ako. No, ito mga to. Ilang beses ko na sinabi ng mga budol yung mga yan. Anong ginawa ng mga yan? Nagtago sa inyo. Nagpaawa sa inyo. Na hindi ko naiintindihan sa inyo mga follower nagpapaliwanag, hindi sa akin. Diba? Nalulungkot ako kay Sir Ed kasi nagamit ka niya. Ganun pa naman mabuting tao Sir Ed. Gago! Si Sir Ed ang kumontak sa akin dahil nauunawaan ni Sir Ed yung yung advokasya ko. Ako pa yun ang gamit kay Sir Ed Kalawag. Diyos ko naman. Guys, try nyo panoorin ng vlog ni Ghost Hunter 88. Diba? Wag po sana sa FB kasi may gumagamit sa kanya. Baka maligaw kayo at maskam pa. Hindi po siya nanghihingi ng pera, may kaibigan siyang duwende. Ang cute po, pag nag-live po siya, nagpapa-shoutout po kami para makausap po talaga namin siya. Napapansin nyo nga, pag pinupuntahan niya, nawawala si Linyo . Pag may bisita, di ba? Yung nakaraan, di ba, may bumisita dyan sa park ni Linyo, wala si Linyo doon. Nung nalaman na may uuwi na supporter, biglang may dahilan na si Linyo ay mawawala kasi sa mga basher daw, pambihira. Ginagawa kayong tanga nila 88 kung mapayag kayo, man. Ano ba? Kaya nakakahiya talaga maging Pilipino . Paminsan-minsan. Sakit na natin mga Pilipino yan . Yung hindi mo na nag-iisip bago . Ako, minsan, ko rin yan. Sakit ko rin yan. Kaya nga sinasabi ko, pare-pares tayong Pilipino sa ibang aspeto. Kasi nakadesign yung utak natin minsan kapag gusto na natin paniwalaan ng isang bagay, paniniwalaan na natin. Yan yung madalas ko nilalabanan . Yung pagka nagiging bias ako. Diba? Kaya nga, pinipilit ko na i-debunk din yung sarili ko. Baka naman isipin nyo din kasi na
na porkit video ko, paniniwalaan ko na. Di ba? Ibahin niyo ako doon. Pero ito men, sobrang kabubuhan na to, di ba? Just imagine, kayo yung namimilipit na magtanggol diyan sa ano niyo, diyan sa idol niyo, pero yung idol niyo, hindi niyo siya pilitin na harapin ako. Di ba? Naiintindihan niyo ba minsan pag may laban ni Manny Pacquiao ano? Halimbawa, laban ni Manny Pacquiao at Mayweather dati noon. Tayo pa yung nagpo-push kay Manny Pacquiao eh. Dahil tayo, believe tayo kay Manny Pacquiao. Di ba? Tayo pa yung magpo-push kay Manny Pacquiao na ano, na sige Manny, labanan mo si Mayweather. Labanan mo yung mayabang na yan. Di ba? Bago mag ano. Eh ngayon, ano nangyayari? Instead na ganyan na sabihin nyo kay 88, harapin mo 88 si Bungo, ipahiya mo si Bungo. Wala eh. Di ba? Dahil alam nyo rin kasi sa sarili nyo na walang titindigan yung idol nyo. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.